Lahat ng kababaihan ay pagdadaanan ang panahon na ito. Ang menopause. Ang menopause ay isang natural na proseso na nangyayari habang tumatanda ang mga obaryo at gumagawa ng mas kaunting mga reproductive hormones. Ito ay nangyayari kapag ang isang babae ay wala ng buwan ng dalaw sa loob ng isang taon o 12 months at hindi na maaring magdalang tao. Nagdudulot ito ng uncomfortable symptoms gaya ng hot flashes at pagdagdag ng timbang. Iyan at marami pang mga sintomas ng menopause ang ating pag-uusapan ngayon. Mayroon itong 3 stages, ang perimenopause, menopause, at postmenopause. Perimenopause, nangyayari bago ang menopause. Ito ang panahon kung saan nagsisimula na ang pagbabago sa iyong hormones bilang paghahanda sa menopause. Ang pinaka-common sign ng perimenopause ay ang mga sumusunod. Irregular na menstruation, mas malakas o mas mahina na mens kaysa sa karaniwan mong nakaranasan. Vasomotor symptoms gaya ng hot flashes, night sweats, at flushing. Madalas, nagsisimula ito sa edad na 47. Menopause. Ito ay ang kawalan ng buwan ng dalaw. Nadadiagnosed ito kapag hindi na nagkaroon ng buwan ng dalaw ang isang babae sa loob ng isang taon o 12 months. Dito rin nakaranasan ang mga sintomas gaya ng hot flashes at iba pa na pag-uusapan natin maya-maya. At ang ikatlong stage, postmenopause. Ito ang tawag sa panahon pagkatapos ng menopause o yung isang taong kawalan ng buwan ng dalaw ng babae. Sa mga panahong ito, ang mga sintomas dala ng menopause gaya ng hot flashes ay mas humuhupa na o sa iba naman, wala na. Sa bawat kababaihan, iba-iba ang mga sintomas na maaaring maranasan. Sa iba, pwedeng malala ang mga sintomas na maramdaman. Sa iba naman, pwedeng mild o kaya parang walang masyadong bagong ganap. Lumabas sa mga pag-aaral noon na ang mga kondisyon na nakakaapekto sa kalusugan ng ovary, gaya ng cancer or hysterectomy, ang nakakapagpalala ng mga sintomas ng pagmemenopause. Maging ang lifestyle din, gaya ng paninigarilyo halimbawa, ay nakakaapekto sa haba at lala ng mga sintomas. Narito na ating alamin ang mga sintomas ng pagmemenopause. Weight gain. Ang pagbabago sa hormones tulad ng menopause ay maaaring magresulta ng pagbigat, lalo sa bandang tiyan natin, kumpara sa hips and thighs. Ngunit, tandaan ang hormonal changes ay hindi totally ang nakakapagpataba lang. Ang pag-gain ng weight ay related din sa aging as well as lifestyle at genetic factors. Insomnia. Ito ay isang disorder kung saan hindi nagkakaroon ng sapat na tulog ang isang tao. Ibig sabihin, nahihirapan itong makatulog o kaya naman kapag nakatulog na, nahihirapan namang matulog ng mahimbing. Ang nangyayari, pagising-gising ka. Depression. Ang unpredictable hormone fluctuations, stress, body image, infertility, aging, at iba pang sintomas ng menopause. Ang anumang kombinasyon ng mga iyon ay nagdudulot ng emotional distress na maaring magresulta sa mood swings at depresyon. Ang pagtukoy sa mga bagay na nagbibigay ng menopause blues ay mahalaga para maiwasan at makontrol ito. Pagkabalisa o anxiety. Ayon sa mga pag-aaral, kahit sa normal na panahon, ang mga kababaihan ay 2 beses na mas mataas ang tsansa na magkaroon ng anxiety kumpara sa mga kalalakihan. However, ang hormonal imbalances na nagaganap during menopausal stage ay nakakadagdag ng tsansa sa pagkakaroon ng anxiety. O maaring mas palalain pa nito yung anxiety at depression ng isang babae. Pagnipis o pagkawala ng buhok.
Ang paninipis ng buhok ay pwedeng mangyari sa harapan, sa gilid, o kaya sa itaas ng ulo. Maaari din na maraming malagas na buhok kapag nagsusuklay at naliligo. Ayon sa mga research, ito ay resulta ng hormonal imbalance. Specifically, related ito sa pagbaba ng produksyon ng estrogen at progesterone hormones during menopause. Reduced bone mass. Ang estrogen ay nagpoprotekta sa mga buto. During menopause, ang estrogen levels ay bumababa, kaya mas mahina ang mga buto. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas prone sa osteoporosis ang mga kababaihan na nagmenopause. Pananakit ng mga kasukasuan. Ang menopause ay maaaring magdulot ng sakit sa kasukasuan na nakakaapekto sa tuhod, balikat, leeg, siko, o kamay. Habang tumatagal, mapapansin mo na mas sumasakit at mas kumikirot ang mga parte ng katawan mo na dati nang masakit. Iyan ay dahil ang estrogen na binabawasan ang inflammation sa katawan ay bumababa na during menopause. Urinary tract infections. Ang menopause ay nagdudulot ng hormonal changes na nagiging sanhi ng pagbabago ng mga bakterya doon sa ibaba. Ito ang nagpapataas ng tsansa ng pagkakaroon ng UTI. Palpitations. Ito yung pakiramdam na tumitibok ng mabilis ang puso mo. Iyan ay dahil sa pagbabago ng level ng hormones during menopause. Ito ay nangyayari minsan kapag may hot flashes ka. Relax ka lang. Madalas naman ang palpitations ay harmless. Pananakit ng ulo. Sa iba, ang headaches at migraines ay nawawala kasabay ng pagtigil ng buwanang dalaw. Ngunit sa iba naman, mas dumadalas at mas malala naman ang pagkakaroon ng headaches at migraines. Pananakit ng dibdib. Ang pagtaas at pagbaba ng estrogen at progesterone levels during menopause ay nakakaapekto sa tissues sa dibdib. Nagre-resulta ito ng pananakit. Ito naman ay mawawala din kapag tumigil na ang buwanang dalaw at ang iyong katawan ay hindi na nagpo-produce ng estrogen. Madalas na pag-ihi. Ang mababang estrogen levels ay maaaring magdulot din ng madalas na pag-ihi sa gabi. Nanunuyo na balat, bibig at mata. During menopause, bumababa ang produksyon at level ng estrogen. Ang pagbabago ng produksyon ng hormone na ito ay siya ring responsable sa iba't ibang pisikal na pagbabago gaya ng dry skin, dry eyes at dry mouth. Memory problems. Habang bumababa ang level ng estrogen sa katawan na nangyayari bago at sa panahon ng menopause, ang estrogen ay hindi na maaaring lumahok sa pagpapaandar ng brain tulad ng dati. Ito ay maaring maging sanhi ng paminsan-minsang lapses sa utak na nagreresulta ng short-term memory loss. Nahihirapang mag-concentrate. Ang hormonal changes during menopause ang sinasabing sanhi nito. Iyan ay dahil ang mga hormones ay may malakas na koneksyon sa neurotransmitters sa ating utak. All in all, ang lahat ng mga sintomas na nabanggit ay dahil sa pabago-bagong level ng hormones at sa pagkababa ng produksyon nito. Sa dami ng mga sintomas, huwag kang mangamba. Manalangin palagi, mahalin at alagaan ang iyong sarili. Piliin ang maging masaya sa bawat araw. Lilipas din ang mga sintomas na iyong nararamdaman. Maraming salamat sa iyong panonood and please huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!